tayo ng salita ng Panginoon, di ba? Sabi, okay, ano? I hid in my heart, no? Thy word I hid in my heart that I may not sin against thee. Nasa ulo natin yung salita ng Panginoon kasi gusto natin, mahal natin ang Panginoon, number one, at gusto natin sundin yung kanyang kalooban. Okay? Paano mo malalaman ang salita ng Panginoon kung hindi mo alam? Yeah? Ngayon, alam na natin, meron na kayong verse, meron na kayong Romans 1:16. Okay? Si Ate Andrea, nagsasagulo pa na Romans Road, no? Yung pag-share ng gospel, no? Okay, maraming verses yun, Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Revelations 20:14 and 15, 21, Revelations 21:8, at saka Romans 10:9 and 13. Okay? Pag sa ulo mo yun, ako, madali mo lang may share yung gospel kahit wala ka na Bible. At sa ulo mo yun. Kaya hindi ka bantulat mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi meron ka ng tool. Binigyan. Sinaulo mo na yung salita ng Panginoon. Okay? Sa ating pagpapatuloy, okay, sa Genesis 40, ano na nangyari kay sinigyan natin dito, character na natin? Si Joseph na. Si Joseph ay anak ni yung tatay ni Joseph. Pagmutan yun ha, kagad, paulit-ulit na tayo doon, di ba? Okay, yung mga nagbabasa ng Bible, pag binabasa nyo pa yan, lalo yung nasa ulo, yung history, from Adam, okay? From Adam, okay? Hanggang doon sa kay Noah. Pagdating kay Noah, nagkaroon na ng watak-watak, na nagkawatak-watak na sila, dumami sila, okay, Tower of Babel, nagkawatak-watak sila. Tapos tinawag ng Panginoon si Abraham. Si Abraham nagkaroon ng anak. Sino anak niya? Si Isaac. Si Isaac nagkaroon siya ng anak na si Jacob. Okay? Si Jacob ngayon nagkaroon siya ng 12 na anak at isa sa mga anak niya, pangalawa sa kanyang bunso, si Joseph. Okay? Yan ang kwento. Si Joseph, pinagkaisa ng mga kapatid niya kasi nga, pinainggitan siya, pinagalitan, okay, siya ay papatayin. Pero imbis na patayin siya, okay, sinabi ng isang kapatid niya, si Judah, na huwag na lang natin patayin yan, ibenta na lang natin, pagkakakitaan pa natin. Binenta ngayon siya sa mga Ishmaelite at siya napunta sa Egypt kay Potiphar. Wherein, kay Potiphar, pinagpala siya ng Panginoon, siya ay naging masunurin lingkod ni Potiphar, pero hindi naman inggit, no? Last naman yung pinanglaban sa kanya, no? Yung asawa ni Potiphar gusto siyang sumiping sa kanya, okay? Gusto siyang maging asawa ng Potiphar na hindi naman dapat kasi asawa na nga yun ni Potiphar, di ba? Kaya ayaw ni Joseph, hindi siya pumayag at siya ay prename up. At siya ay nakulong. Okay, tapos na. Talo na si Joseph. Ano ba? Hindi pa. Tingnan natin ngayon kung ano yung sumunod na kwento after that. Okay? Bago tayo magpasimula, manalangin po muna tayo. Ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy namin pag-aaralan, Ama. Patuloy kayo, Panginoon, na manguna, Panginoon, sa inyong mga salita na ito. Kaya tumingin mo, Panginoon, maintindihan namin, Panginoon, aral na gusto mong iparating, Panginoon, sa mga ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, patawarin kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin, hindi na nagingat lang, Panginoon, sa aming pag-aaral. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay. And it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord, the king of Egypt. Okay, may tatlong character dyan. Sino yung tatlong character? Sa 40, sino? Yung butler, yung baker, at saka sino pa? Yung king of Egypt, si Pharaoh.
tatlo, di ba? Yung isa sa kanila ay boss nila. Okay, kaya huwag niya i-offend yung mga boss, na? Di ba? Kasi meron silang authority kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Tama? Okay, pwede kong mapunta doon si Marcos at sabihin ko kay Marcos, Marcos, magdala ako ka. Makukulong ako na pagmunta ako na sa ano. Malangan niya. Kaya, kung ano mong gagawin kung masama kay Marcos, kahit na magdala ako talaga siya. Okay? Okay, hindi yung basta-basta ganun, no? Eh, lalo na to, isang hari, no? Monarchy. Okay? Yung authority, nasa kanya lahat, kahit anong gawin niya sa'yo. Walang pakailang yung tao kasi tinitingala yung hari, lalo na ng Egypt, na para yung God sa kanila, parang Diyos. Eh kung anong sinabi niya, hindi mababalik. Ganun, no? Ngayon, ang problema, inoffend daw. Okay? Yung hari, no? Ng dalawa, no? Ito ay closest sa kanya. Kasi ito ay butler, yung tagapiga niya ng ubas, yung tagabigay sa kanya ng ala, at saka yung tagagawa niya ng tinapay. Okay? Pag pumunta kayo sa Malacanang, hindi pwede-pwede doon. Pumunta ka doon, tapos sabi mo, luluto akong, ano, presidente ng ano, pagkain, putahe. Hindi basta-basta yun, ano? Kasi yung mga taong yun, yung gumagawa ng mga taong yun, ay pinagkakatiwalaan. Okay? Kasi pwede mong patayin yung presidente. Or yung this case, yung hari, manapakadali nilang patayin. Lagyan lang nila ng lason yung bigyan nila sa hari, patay yung hari. Yung pagkain ng hari, tinapay ng hari, mag-bake ka lang doon, lagyan mo ng lason, patay yung hari. Ganon katindi, no? Pero, in that case, dinopend nitong dalawa yung hari ng Egypt. And Pharaoh was brought against two of his officers. No? Ganon sila, mataas sila, no? Yung butler, alam niyo ba yung butler? Ha? Sino ba yung butler na ano, kilala niyo? Sino ba yung may butler? Si Batman may butler. Diba? Si Alfred. Ang butler ni Batman, yung palaging pag uwi niya ng bahay, nakanda na agad yung pagkain niya, di ba? Yun si butler. Okay? Parang ano yun? Lalaking mayordomo. Ang ganda, di ba? Okay? Pag sa babae, mayordoma, no? Lahat ng mga management ng kanilang bahay doon sa mayordoma. Pero may mayordomo rin, yun yung butler. Okay, pero sa panahon nila, yan ay taga katas ng ubas. Kaya sabi pa, nagkakatas ka ng ubas, kahit na anong iinumin ng hari, ikaw muna ang unang titikim. Nandun sa harapan niya, hari ha, huwag munang inumin yan. Inumin niya muna yun. Okay, hari, hindi pa patay, okay. Pwede munang inumin yan. Ganun, no, naka-depende yung kinakain ng hari doon sa mga kanyang butler at saka sa kanyang baker, lalo yung baker, di ba? Okay? Ano niyo ba yung baker? Gawa ng tinapay. Hindi lang tinapay, probably yun, ano? Siguro yun ay chef. Chef niya yun. Kumbaga sa panahon natin, tagalulo yun ang pagkain ng hari. Okay? Now, in that case, ito na. Okay? Nagalit daw yung hari doon sa dalawang officer niya against the chief of the butler and against the chief of the baker. And he put them inward in the house of the captain of the guard into the prison, the place where Joseph was bound. Nakulong si Joseph, yung dalawang to, kung saan nakulong si Joseph, doon din sila nilagay. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, and they continued a season inward. Okay, sabi dyan. And the captain of the guard charged Joseph with them. Ano yung sabihin? Parang pinagkatiwala, no? Sa kay Joseph, yung dalawa. Higher official to, ha? No, hindi basta-basta, ano lang yan, mga normal na prisoner, no? Ang tawag niyan sa ano, maximum security, no? High
profile na prisoner. No? Hindi basta-basta. Pinagkatiwala kay Joseph. No? And he served them. Ang ganda ng word na yun. And he served them. Sila'y pinaglingkuran niya. Pinaglingkuran ni Joseph. No? Okay, pagka, anong mga bagay na pwedeng ibigay sa inyo or ipaalaga sa inyo para kay para niyo silang pinaglilingkuran. Bakit? Kasi inaalagaan mo 'yon, 'di ba? Kahit anong bagay 'yon, ibigay sa iyo, ipagkatiwala sa iyo. Okay, para pinaglilingkuran mo 'yung nagbigay noon sa iyo. Okay? Or mismo 'yung object. Kasi inaalagaan mo 'yon, nilinis mo, hindi kagad para hindi masira, 'di ba? Aalagaan mo 'yung isang bagay, 'di 'yung wala lang. Okay? Si Joseph, sabi dyan, binagsilbihan niya. Okay? Okay? He served them and they continued a season in war. Okay? Okay? And they dreamed a dream, both of them, each man, his dream in one night. Okay? Nanaginip yung dalawa. No? Ibig sabihin yan, in as continue niya na season, ibig sabihin, bumaba pa yung panahon. Okay? Hindi lang basta-basta, one day lang nangyari yun. No? Naging kasama na nila si Joseph. Mamaya makikita niyo kung paano yung pakikitungo ni Joseph sa kanila. Okay? And each man, according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. Okay? Nanaginip yung dalawa. Okay? Ay, lahat ba ng panaginip? Alam nyo kung anong interpretasyon? In this case, special na panaginip to. Na makikita nyo mamaya kasi specific yung mga detalye. Okay? Nanaginip na ba kayo na ganon? Yung specific yung detalye, hinahabol ako ng ano, tapos yung ganito. Nanaginip na ba kayo na specific? Hindi lang, minsan nga yung mga panaginip natin, hindi na natin na, sabahan ng panaginip. Ano ba yun? Hindi mo nga matandaan eh, di ba? Pero ito, detalyado yung panaginip. Mamaya, ano, magkikwento yung dalawa. Okay? And Joseph came in unto them in the morning. Okay? Eh, syempre, nanaginip yung dalawa, kinakabasan, nagising yun, syempre. At pinunta ni Joseph, kasi nga, pinaglilingkuran niya yung dalawang yun. High profile na mga prisoners, and look upon them, and behold, they were sad. Okay, galing ni Joseph, no, na nalalaman niya na itong dalawa ay malungkot. Siguro hindi normal yan sa kanila. Okay? Siguro na. Ikaw naman, hindi ka naman magbibigay ng isang mag-express ng iyong feeling sa isang tao na hindi mo makilala. Tama? Alam kung ano pa. Malungkot ka, paki ko sa'yo. Yeah? Minsan tayo, ganun tayo, di ba? Kasi wala ka namang business sa kanya, wala kang paki sa kanya. Pero pagkaibigan mo malungkot, alam mo yun, di ba? Kita mo pala, masumot na yung ano. Ganun na yung mukha nun, no? Kausapin mo palang, wala, parang hindi ka pinapansin na yung balisa na hindi mo alam. Okay? Tama? Yung mga kaibigan niya, dapat maging ganun kayo, maging observer kayo ng mga tao. Okay? May pinagdadaanan na pala, asal ka pa ng asal. Okay? May mga ganun eh, di ba? Okay? Well, kasi wala kang pakialam. Okay? Hindi dapat ganun. Si Joseph, hindi siya ganun. No, kasi nga siya'y nagsisilbi, inaalam niya yung continence or yung kinakatayuan ng kanyang pinagsisilbihan. Okay? Yan, alam niya, sad, you know? And he asked Pharaoh's officer that were with him in the ward of his Lord's house, saying, wherefore look ye so sadly today? Ang galing ni Joseph, ano? Ikaw, kung wala ka lang pakialam sa tao, hindi mo tatanungin, ba't ang lungkot mo? Okay? Ibig sabihin na, isimpatsya ka, ang lungkot mo! Ganun ka ba mo ganun? Okay? Minsan tayo ganun, no? Pinagtatawanan pa natin yung tao.
No? Imbis na magkaroon tayo ng empathy, no? Yung pakikiramay sa kanyang kalungkutan. Eh maganda kay Joseph dito, siya'y nakiramay sa kanilang kalungkutan at inaalam niya. Okay? May ano ka, may concern ka dun sa tao. Hindi yung wala ka lang concern, wala kang pakialam. Kapatid mo na, wala ka pa rin pakialam kung ano nangyayari sa kapatid mo. Eh, ewan ko. Dapat kapatid mo, inaalam mo, ba't ka manukas? Anong nangyayari sa'yo? Tinatanong mo yun. No? Lalo na kayo, magiging magulang kayo, tanongin nyo yung mga anak nyo. Nakikita yun, nalalaman nyo, bakit napakasaya mo? Anong ginawa nyo? Bakit napakalungkot mo? Anong ginawa nyo? Kung naging magulang kayo, ganun dapat. Okay? Para kayo si Joseph. My concern, my pagmamahal. Okay? And they said unto him, we have dreamed a dream and there is no interpretation of it. Okay? Siguro, inaalam nila ano kayang sinasabi ng Panginoon. Okay, wala naman silang idea na si Joseph lingkod ng Panginoon. No? Diba? Now, in that case, ang maganda dyan, ito yung sabi ni Joseph. Okay, ito rin yung pamagat natin doon, yung pamagat natin doon. Genesis 14. And Joseph said unto them, do not interpretation belong to God? Diba ang pag-interpret ay galing sa Diyos? May patanong yun, ano? Okay, binibigyan nila ng idea yung ni Joseph, yung idea yung kanyang kausap na diba? At minsan ikaw nagtatanong. Bakit nagtatanong ka minsan? Pero alam mo naman yung sagot. Yung sa nangaasar ka, di ba? Minsan nangaasar ka or ma-stress mo na yun yung katotohanan. Tama? Okay. Diba ganun yun? Yung ginaganan mo, di ba? Alam mo ba, pagka binato ko tong object na to, pagka binato ko to, hindi naman na mag-stay sa taas, bababa. Di ba ganun yun? Ganun yun, di ba? Kasi yun yung katotohanan. Okay? Ganun din yung sinabi dito ni Joseph, no? Di ba? Do not interpretation belong to God? Okay, ba't ka nag-iisip kung kanino ka mahanap ng interpretasyon? Di ba? Ang interpretasyon ay galing sa Panginoon. Okay, sabi doon. Tell me, I pray you. Okay? Okay, ang ganda rin naman ang maganda kay Joseph, alam niya yung kanyang capability bilang anak ng Diyos. Kaya niya mag-interpret ng dreams. Pero, hindi niya inangkin yun. Okay, nakita niya yung difference? Di ba? Hindi kaagad sinabi ni Joseph na nag-aanap pa kayo ng iba, nandito lang ako eh. Ako makakapag-interpret niyan. Hindi ganun ang sinabi ni Joseph, no? Pinauna niya na ang interpretasyon ay galing sa Diyos at sabi niya, sige, sabihin niyo sa akin. Okay? And they said unto him, we have dreamed a dream and there is no interpretation of it. And Joseph said unto them, do not interpretation belong to God. Tell me them, I pray you. Okay? Pinapakiusap ko sa inyo. Na hindi niya inang... Sabihin mo sa akin! Ayaw mo sabihin sa akin. Hindi gano'n. Ha? Nakikiusap pa si Joseph. Okay? Ako'y nakikiusap sa inyo, sabihin mo sa akin. Okay? Ganyan. Pagsalita ang mga tamang ang puso. No? And the chief butler told his dream to Joseph and said to him, in my dream, behold, a vine was there for me. And in the vine were three branches. Meron daw tatlong branches. Hindi ko pinakita niya yung image. Maganda yun. And behold, a vine was before me. And in the vine were three branches. And it was as through it budded. Ibig sabihin, meron ng mga bulaklak, no? And her bosom shook forth, and the cluster thereof brought forth ripe grapes. Kaya ang bilis na, ano, pagkabat. Tapos naging, ano, kagad. Naging, ano, kagad,
ang mata, inog na ubas. Sarap nun, ano nakatikim na kayo ng ubas na hinog? Yung pagkatikim mo, sarap-sarap, di ba? Lalo pag seedless, wala ka nang iblalabas ng utok. Okay? Yan yung kanyang napanaginipan. And it was brought, okay, boss, sanako, and her bosom shook forth, and the cluster thereof brought forth ripe grapes. Tapos, sa 11, and Pharaoh's cup was in my hand. Habog daw niya yung cup ni Pharaoh. Okay? And I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. Yung ganun na. Napaka-detalyado, di ba? Budded, three vines, tapos may buds, tapos umuusbong, tapos naging ubas. No? Hawak-hawak niya yung cup ni Pero, kumuha siya ng ubas, kinatas niya, no? Sarap nun. Okay? Ano yun? Juice. Sa panahon natin, pero dati ang tawag doon, wine. Okay? Kaya ang wine, hindi sa Bible, pag sinabing wine, hindi yung nakakalasing agad. No? Meron siyang dalawang klase ng wine. Yung nakakalasing, yung nag-move. No? Yung wine is a mocker. Strong drink is raging. Yung Michelle. No? Kasi ito, bagong pitas, prines, naging juice. No? Ang kamay na ni, ano, no? Ni Butler, parang ano, food processor, no? Tapos binigay niya daw kay ano daw binigay kay Pero. Okay? Nasaan na ako? 12. Okay, sabi dyan sa 12. And Joseph said unto him, this is the interpretation of it. Okay? Hindi na. And three branches are 3 days. Okay? May equivalent pala yung 3 branches. 3 days daw yun. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head and restore thee unto the place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand after the former manner when they cast his butler. Okay, mare-restore daw si butler after 3 days. Okay, kung ano yung ginagawa niya dati, yun din daw yung gagawin niya. He will restore as a butler. Okay? Tanda na, di ba? Kung ang trabaho mo dati, manager, nawala ka ng trabaho, tapos binalik ka uli, ay mali pala, nang tinanggal ka. Balik ka uli, ikaw pala ay magaling na trabahador. Parang ganun nangyari kay butler. But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh. Okay? Ito na, alam na ni Joseph, no? Ang talino ni Joseph, eh, di ba? Alam niya kung nasan yung katayuan niya. Okay? At gusto niya na siya ay maalis doon kasi mahirap ang makulong. Okay? Limitado yung magagawa mo doon. Pero, ang maganda kay Joseph, kung ano ay gagawa sa kanya, ginagawa niya ng mabuti, maigi, maayos. Okay? Sa panahon nyo ngayon, nag-aaral kayo, anong pinaka-the best nyo gawin? Ha? Makinig sa teacher. Hindi, magbulakbol. Huwag magpamasok. Masasarap niyo, di ba? Huwag kumuha ng assignment. Pag may project, huwag gawin. Ano ba? Makipagbarkada, di ba? Sa mga makukulit. Barkada sa mga makukulit. Tapos habang nagtuturo yung teacher, huwag makinig. Pagka inutusan ng magulang, sawayin. Di ba? Ang dali yun. Galing na na. Tama ba yun? Ano ba si Joseph? May pagpapala doon. Pagpapalang pagpapalo. Okay? Tingnan natin yung sarili natin, no? Okay, maganda to yung character ni Joseph, no? Pinag-aaralan natin ngayon para yun yung makuha natin na character, tama? Hindi yung kabaliktaran ni Joseph. Okay?
Nasaan na tayo? Okay, 14, but sabi dyan, ang ganda niyan, ano? Isipin mo naman ako, sabi niya dyan, think of me, when it shall be well with thee, nung if, may balik ka na dun sa pagiging butler, okay? Sabi dyan, okay? Mention me, sabihin mo naman ako kay Pharaoh, ikwento mo naman ako kay Pharaoh, okay? Mention me, bring me out of this house, tanggalin mo naman ako dito sa prison, okay? Itong lugar na to. For indeed, I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me unto the dungeon. Okay. Sinabi niya yung katotohanan kung anong nangyari sa kanya. Ganun lang, kasimple, di ba? Nakikiusap siya. Kwento mo naman ako kay Pharaoh, may tumulong sa akin. Isang Hebrew, nakulong doon, na hindi dapat naman nakakulong. Okay? Makiusap siya, no? And when the chief baker saw that the interpretation was good, to naman si baker, whoop, marirestore si butler. Hindi, kwento ko na rin yung kwento ko. Okay, kwento naman niya, no? He said unto Joseph, I also was in my dream, and behold, I had three white basket in my head. And in the uppermost basket, there was of all manner of baked meats for Pharaoh. And the birds did eat them out of the basket upon my head. Yan yung kwento naman niya. Meron naman siyang tatlong basket sa ulo niya. At doon sa pinakatlong basket, nandun daw lahat ng klase ng pagkain. No? Meat. Baked meat, lahat ng mga baked. Eh, hindi natin alam kung bread, mga binibaked. Marami, di ba? Daming mga binibaked. Chicken, pork, diba? Beef, lahat yung pwedeng baked. Ang tawag doon ay lechon. Panahon natin ngayon. Okay? Imagine nyo na lang, no? Okay? Yan daw yung mga nandun lahat, no? And Joseph answered and said, this is the interpretation thereof. Okay? Ang ganda ng kinuwento niya kay butler. Pero itong mangyayari kay baker, ikinuwento niya rin. Mabuti, masama. Pag yun ang totoo, yun yung ikikwento mo. Yun yung sasabihin mo. Hindi mo pipiliin. Okay? Hindi tayo mamimili. Papatay ka na. Di ba, pag nag-share tayo ng gospel, ganun eh. Pinipresent natin kung anong mangyayari, yung masamang mangyayari, masamang balita. Kasi ma-appreciate niya yung mabuting balita kung malalaman niya yung masama. Okay, yes, yun? Si Joseph, hindi siya sinungaling. Kung ano yung tama, yun yung sinasabi niya. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin niya. Hindi siya magkikendi ko. Okay? Okay? Kaya ito may sinabi niya, direkta kay baker. And Joseph answered and said, this is the interpretation thereof. The three baskets are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy head from off thee. Ibig sabihin, mapuputol yung ulo niya. And shall hang thee on a tree, and the bird shall eat thy flesh from off thee. Sama nang nangyari sa kanya. Masama yung nangyari kay butler. Okay? Baliktad yung nangyari kay butler. Yung nangyari kay baker. Kay butler, maganda, marirestore siya. Kay baker, masama, mamamatay siya. Okay? Maganda doon. Masama, mabuti. Kung yun ang totoo, yun ang sasabihin natin. Ganon ang magandang ugali ni Joseph. Hindi siya nagkikendikot, hindi niya pinaikot-ikot pa si butler kasi baker kung anong mangyayari sa kanya. Okay, nasa na tayo? Malapit na tayo matapos 23. And he restored the chief butler actually. Nasa na, tama na, nandun na ba ako? And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants
And he lift up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again. And he gave the cup into Pharaoh's hand. Okay? Kakatiwalaan daw yun. But he hanged the chief baker as Joseph had interpreted to them. Okay? Ang interpretation ng pag may panaginip, okay, ng panahon nila, para maging totoo yung panaginip, dapat yung interpretation ay maging totoo. Itandaan niyo po yun, ha? Okay? Nanaginip ako. Napanaginip ang pagyayaman ako. Ang daming mga maraming mga taong gano'n. Nanaginip ako na lahat ng number ng loto na panaginip ako. Pwede ba mangyari yun? Meron mga gustong tao, gusto yung mangyari yun sa kanila. Okay? Pero in that case, anong gusto ko ipunto doon? Okay? Ang isang panaginip ng panahon na yun, ito, mamaya man, nakikita natin kung ano ngayon ang nire-represent ng mga dreams and prophecies, no? Pero in that case, sa panahon nila, ang isang panaginip at may nag-interpret nito, kung tama yung interpretation, dapat yun ay mangyari. Tama? Okay? Pwede ba yan sabihin ko? Mamamatay ako 4 days from now. Punta kayo sa lamay ko. May pakain doon. 4 days na, patay pa rin ako. Pang 5th day na, patay pa rin ako. Tama ba yung sinabi ko? Totoo ba yung sinabi ko? Truthful ba ako? Totoo ba yung sinabi ko? Hindi, kasi nga sinabi ko 4 days, magbubuhay ako eh. Eh pag 5 days na, patay pa ako. Sinungaling ako na hindi yung totoo, tama? Pero kay Joseph, nung sinabi niya yung interpretation kay butler at kay baker, which is mabuti at masama ang mangyayari sa kanila, ito ay nang yan. Eh, nagkakaintindihan? Okay, ba't tayo naniniwala sa Bible? Kasi lahat ng mga kinula, pero hindi pa lahat, ha? Hindi pa nangyayari yung iba. Almost lahat yung mga importante sa panahon nating malaman ngayon ay nangyari na. Ang pagdating ng tagapagligtas, pagdating ni Jesus, hinula yun, malayo pa, nangyari, mamamatay, itutubusin tayo, okay, ginawa niya yun. At sa future, sabi ng Panginoon, kung nasaan siya, nandoon din tayo, mangyayari kaya yun? Mangyayari kaya yun? Sigurado yung, kasi nga sigurado yung nangako. Yung nangako, pinakita niya na yung mga nangyari na pinangako niya sa panahon natin at meron pa siyang mga pangako na gagawin niya pa sa future. Yun ang maganda, diba? Yung salita ng Panginoon. Bakit tayo naniniwala? Eh, libro lang yan. Gawa lang yan ng tao. Sinulat lang yan ng konsino. Pero pag pinag-aralan natin yung sinulat ng konsino, yan ay kinasiya ng Diyos. At lahat ng mga pangakula nangyari. Okay? Sa panahon ni Joseph, sa panahon ni Daniel, sa panahon ni Ezekiel, maraming mga hula. Isaiah, ang dami, Jeremiah, lahat yun. Major and minor prophets. Malakay, yung pinakahuling Bible, yung huling book ng Bible sa Old Testament. Hinulaan nila yun. At darating ang tagapagligtas, dumating ang tagapagligtas, namatay po sa krus ng Kalbaryo, siya'y nabuhay muli sa mga patay. Nangyari yung hula na yun. Ngayon, sabi niya, darating siya uli, babalik siya uli, darating siya uli, kukuwanin niya yung mga nanampalataya sa kanya. Pupunta sila lahat. Kung nasan siya, nandoon tayo. Mga nanampalataya sa kanya. Yun ang pangako ng Panginoon.
Mangyayari kaya yun? Ewan ko. Mangyayari yun. Tsap, tumpak. Totoo yun. Okay? Natingnan natin, no? Ang dreams, no? Sino daw ang mga pinasya ng dreams? At paano ng Bible? Okay. Yung unang-una dyan, yung Genesis 20, yan ay ginawa na natin. Sabi dyan sa Genesis 40, 12, and 18, na yan ay inano natin kanina, no? Na sinabi doon, kanino daw ang interpretasyon? Sa Panginoon. Okay? So Genesis 41, 15 to 25. Anong sinabi dyan? 41, 15. Genesis 41:15. Okay, babasa nga po. And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it. 16. And Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. Okay, ganda dyan ang ano. Okay, nangyari kay Butler, nangyari kay Baker, sila'y nanaginip, in-interpret sila ni Joseph, nangyari. No? I-advansan natin yan. Ito yung 41. Kaso next week pa to. Pero bibigyan lang natin ng glimpse. Okay? Ng preview. Yan? Si Pero na naginip naman. Si Pero naman yung nanaginip. No? Naalala ngayon ni Butler. Okay? At pinatawag si Joseph Matero. And so on, makikita natin dyan, na ang sabi ni Joseph again, the same nung prinsipyo na sinabi niya kay Butler at saka kay Baker. Sabi niya dun sa 16, and Joseph answered Pero saying, it is not in me. Okay? Hindi ako ang nag-i-interpret ng dreams. Sino daw yung nag-i-interpret ng dreams? God shall give Pharaoh an answer of peace. Okay? Ang Panginoon, no? Ganon din tayo, yung mga gustong mag-share ng gospel. Okay? Pag sinishare niyo yung gospel, hindi kayo. Yung sinishare niyo, ang sinishare niyo yung gospel, which is the center ng gospel ay si Jesus Christ. Amen. Ang Panginoon. Ganun lang kasimple yun. Taas kamay nyo doon. Ginamit lang kayo ng Panginoon para ihatid yung mabuting balita sa kanila. Okay, kaya wala tayong kakahiya. Anong kakahiya mo? Ba't ka may hiya? Hindi naman ikaw yun. Di ba? Ang daladala mo, yung gospel, yung Panginoon mismo, kung paano niya pinakita yung kanyang pag-ibig. Okay? Pag nireject ka, hindi nila nireject ikaw, nire-reject nila yung Panginoon. Okay? Sad yun sa kanila. Okay? Hindi tayo magiging sad. Okay? Pag meron ka lalapitan, sabi mo, pwede po ba namin kayo masyala ng gospel? Pag kuminti, wala kang mag-aroha. Yeah? At wala kang ikakahiya. Ganun lang kasimple yun. Okay? Yun ang isipin nyo. Ang dala-dala nyo, mahalaga. As much as possible, ma-convince natin sila, pero pag ayaw, hindi natin sila pipiliin. Sila ang nawawala, hindi tayo. Tandaan nyo po yan. Okay, sabi dun sa Daniel 1:17, papunta nga po nyo. Daniel 1:17. Kilala nyo si Daniel? Okay, gandang pangalan ni Daniel, no?
nagsisira lang ngayon sa isang artista. Okay? Ngayon yan, hindi yung chick boy. Mabait na lingkod ng Panginoon si Daniel. Sabi dyan, as for these four children, God gave them knowledge and skills in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Okay? Actually, dalawa lang naman yung character sa Bible na meron ganito eh. Nakakapanaginip. Isa pa pala sa New Testament, si Joseph naman. Okay? Si Joseph na asawa ni Mary. Diba? Nanaginip din siya. Diba? Nagpakita sa kanya sa panaginip. Okay? Pero sa Old Testament, normally dalawa lang sila. Okay? Si Joseph at saka si Daniel. Kung meron pang iba, wala akong maalala. Okay? Now, meron silang capable silang mag-interpret ng dreams. Maganda yan pagka pinunta na natin si Daniel. Matagal pa yun. Tatapusin muna natin yung Genesis. Okay. Sana, Daniel 2.28. Sino daw yung nagre-reveal ng secret? Sabi dyan, but there is a God in heaven that revealeth secrets and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the later days. Sino daw yung nagre-reveal ng mga sikreto? Wala tayong isisikreto sa Panginoon. Kaya yung tinatawag tayong term na omniscience. Ano yung ibig sabihin ng omniscience? Alam ng Diyos lahat. All-knowing. Omni, sabi doon, ay all-know. All. Parang ganun yan. Omni. Omnis. No? Yan Greek. Greek term lang yan. Ano? Ano lang yan? Science. Alam nyo na yan. Knowledge. Science yun. Diba? And in that case, pinapakita lang dito sa mga verses na to ng Diyos alam ang lahat. Maski ang panaginip, maski ang future, lahat alam niya. May tatago ba tayo sa Diyos? Wala. Anong tatago mo sa Diyos? Okay, tignan natin dito sa Joel 2:28 at saka Acts 2:17. Tignan natin, no? Saan daw binigay ang mga ganyan? Joel, muna tayo. Actually, parallel verses yan. Joel 2:28. Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah. Joel 2:28. Babasa nga po. But it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Okay, sabi dyan. Tingnan natin sa Acts 2.17. Yan din pong sinasabi. Acts 2.17. Pasa po, Acts 2.17. Read. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Sabi pa dyan sa 18, and on my servant and on my handmaids I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Okay? Yan ay nangyari sa Acts. Yan po yung Acts 2. Okay? Diyan po nangyari yan. Yung banal na spirito
bumabasa kanila at sila ay nangaral. Kaya yung panahon nila, yung prophecy ay pangangaral. Hindi nyo ba alam, pag nag-share kayo ng salita ng Panginoon, kayo ay nagpa-prophesy. Bakit? Sinasabi mo kung anong mangyayari dun sa tao kung hindi siya mananampalataya sa Diyos. Tama? Sinasabi mo sa kanya anong kapahamakan ang pwede niyang mangyayari sa kanya. At yung other side naman ito, anong kabutihan ang mangyayari sa kanya kung siya ay mananampalataya sa Diyos. Gets nyo? Yung ganda, di ba? Interpretation of the news. Wala nang ibang dream pa ngayon ni-reveal ng Panginoon nung kaligtasan niya. Wala nang ibang pwede mong sabihin sa tao na mas importante pa doon. Anong tingin mo mas importante doon? Wala nang iba. Wala nang ibang-ibang nabibigay na regalo sa isang tao kundi ang kaligtasan. Kaya, huwag tayo mag-solving. Sinangaya eh. Ganun ba? Baliktad. Tingnan natin sa Psalms 147:5. Psalms 147:5. Puro ba, puro verses mo tayo, puro salita tayo ng Panginoon nang mag-focus lang tayo sa mga verses. Psalms 147. 5. Anong sabi mo dyan? Pabasa? Great is our Lord, and of great power, His understanding is infinite. Okay, ang katalinuhan daw ng Diyos ay walang katapusan. Okay? Great is our Lord, and great, and of great power, His understanding is infinite. Diba? Word yan, infinite. Diba? Pag-social, infinite. Okay? Finite. Yan, diba? Kaso lang siya ay infinite. Ano pa? Sa kanino ka magtitiwala? Kanino ka magtitiwala? Sa Diyos na hindi mo alam kung anong capability or ang sa Diyos na buhay, na alam niya ang lahat, kita niya ang lahat, alam niya yung nasa isip mo, alam niya yung mga gagawin mo. Wala tayong may tatago sa Diyos. Wala tayong may tatago. Isaiah 55:8-9. Isaiah 55. Yan ang series natin ngayon, di ba? Isaiah, tuwing Thursday. Ano? Tuwing Thursday, di ba? Ganda yan, Isaiah. 55. 8-9. Nabasa po. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay, napakano mo dyan. Okay, huwag mo i-compare, no? Hindi mo pwedeng ma-compare sa Panginoon yung mga iniisip mo. Kasi malayo yung diferensya natin sa Diyos. Okay? Kanino mo ipagkakatiwala yung buhay mo, yung future mo? Hindi, doon sa pinakamatalino na at nakakaalam ng lahat. Tama? Amen. Hindi. Hindi ako magtiwala doon. Mas matalino ako doon. Ganun ba? Tama attitude? Hindi, mas magaling ako sa iyo, Panginoon. Hindi mo alam, hindi mo ko naiintindihan eh. Yung pinagdadaanan ko, hindi mo naiintindihan. Ganun ba? Hindi ka ba naiintindihan ng Diyos? Eh, alam niya nga lahat eh. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sino na measure yung ano? Mula dito hanggang sa dulo ng kalangitan.
Ay, yung ba i-measure yun? Nasa isip natin, infinite na yun. Hindi mo mamamessure. Okay? Okay. Ecclesiastes 5:2-3. Ecclesiastes. Dami mga verses para sa Bible, no? Hindi natin papapabulaanan na ang katalinuhan ng Diyos. Okay? Sabi diyan sa Ecclesiastes 5:2-3. Okay, basa. 3. Ready? Go. Be not crushed in thy heart, and let not thy heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few, for a dream cometh to the multitude of business, and a fool's voice is known by the multitude of words. Okay, sa 7 po, patuloy natin. 4, 7. For in the multitude of things and in many words, there are also diverse vanities, but fear thou God. Okay, sabi doon, no? Multitude of dreams, no? Pwede, marami yan, eh, di ba? Kanina sinasabi ko sa inyo. Gusto ko mapanaginipan yung number na lalabas sa loto. Ilang gusto ng ganon? Sarap na, di ba? Pero bakit ganon? Hindi yung pwede ibigay sa'yo ng Diyos. Okay? Imbis na mapabuti ka, mapapahama ka nun. Okay? Sana tayo. Sa Ecclesiastes, sa 1 John 3:20. 1 John 3:20. Sa second to the last, ano na tayo, verses na babasahin natin. 1 John, unang Juan, 3:20. Nabasa po. For if our hearts condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Okay. Ano din alam ng Panginoon? Some? Sabi dyan, all things. Or if our heart condemn us, minsan, kinakondem tayo ng puso natin, God is greater than our hearts. Okay? Kung ano man yung past mo, kasalanan mo, hingi mo ng tawad yan sa Diyos, sabi dyan, God is greater than our hearts and knoweth all things. Alam niya lahat. Okay? Kung hiningi mo na yan ang tawad, alam ng Diyos yun. Okay? Knoweth all things. Alam niya lahat. 1 Corinthians 2:13 to 16. 1 Corinthians. To 13 to 16. Nabasa po. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Ganda ng verse na yun. Ang Diyos, alam niya ang lahat. Sabi doon, yung mga
ano daw yun? Tawag doon? Spiritual things. Binigay sa atin ng Panginoon. Alam din natin. Dapat. Tama? Basahin natin ulit. Kailan niyo po yung sinasabi dyan. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual things. Okay, ganun tayo mag-interpret ng Bible, di ba? Binabasa natin, inihimay natin yung salita ng Panginoon. Binabangga natin sa salita ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Okay? Comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Yung hindi ligtas, sabi nila, natural man, wala pa yung Spirito ng Diyos sa kanya. Okay, hindi daw nila maintindihan yun. For they are foolishness unto him, no? Ikwento mo ang Panginoon sa ibang tao, pagtatawanan ka. Totoo po yan. Sa mga pinupuntahan namin, no? Yung mga puro kalokohan yung nasa isip. Ang Diyos sa kanila, kalokohan. Okay? Sabihan mo sila, isi-share mo kayo ng salita ng Panginoon. Diyos ka dyan. Diyos namin dito alak. Diyos namin dito drugs. Okay? Yung mga sunog na yung isip. Wala na sa kanila yun. Tinatawanan na lang nila ang salita ng Panginoon. Okay? Dami dyan. Neither can we know them, because they are spiritually discerned. Okay? But he that is spiritually judged all things. Pag spiritual ka daw, okay, sabi dyan, you can judge all things. Okay? Tayo, magja-judge tayo ng mga anghel. Yung mga ligtas, magja-judge tayo ng mga anghel. Ang tanong yung judge na niya. Ganong katindi. Yung binigay sa ating kapangyarihan ng Panginoon. Yet he himself is judge of no man. Okay, wala na magja-judge daw sa atin. Okay? Kaya kahit tawanan tayo, wala tayong pakailang doon. Sinishare natin yung salita ng Panginoon, wala tayong pakailam. Ang pakailam natin ay ang Panginoon doon sa inutos niya para sa atin. For who had known the mind of the Lord? Sino daw nakakalam ng pag-iisip ng Diyos? That he may instruct him. But we have the mind of Christ. Nasa atin daw yung pag-iisip ni Kristo. Ang banal na Espiritu nasa atin, ang Diyos nasa atin, ang salita ng Diyos nasa atin, spiritual tayo, dama? Pag hindi ka spiritual, wala sa iyong salita ng Panginoon. Hindi mo nga ginagawa eh. Pero pag ginagawa mo, sabi niya, but we have the mind of Christ. Okay, ganyan yung confident ni Paul. No? Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya ano ba gusto ni Kristo? Maligtas ang tao, di ba? Nasa atin yun eh. Yun yung tool natin. Nasa atin ang pag-interpret ng tunay na dream, ng prophecy. No? Hindi yung dream lang na dream, ha? Okay? Wala na sila ibang dream. Sa Tagalog. Wala na sa ibang mga panaginipan kundi ang kaluluwa nila mapupunta sa impyerno. Tama? Ultimate na yun eh. Okay? At wala tayong pwedeng masabi sa kanila kung di iligtas sila sa katayuan na yun. Okay? Sabi dyan sa huling talata po sa Hebrews 1. Hebrews 1. Sabi dyan sa mga susunod sa talata, God who has sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets hath in these last days spoken unto us by his Son whom he had appeared
heirs of all things, by whom also he made the world, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sin, sat down on the right hand of God, right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, that he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Sino yun? Ano iba yun si Kristo yun? Nung panahon dati, nagsalita ang Diyos sa mga panaginip, sa mga diverse manners, iba-iba, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, sino daw siya nagsasalita? Kanino daw siya nagsasalita ang Panginoon? Sa kanyang anak. Ang kanyang anak ay ang salita. Ang salita ay Diyos, sabi sa 1 John. Sa John 1 pala, John 1. Tama? John 1:1. Punta natin yung tingin. Punta natin yung John 1:1. Siya yung salita. Tapusin po natin sa verse na to. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Sabi sa 14, hindi ako nagkakamali. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay, yan ay ang Panginoong Jesus. Namuhay siya. Yung salita ay Diyos. Yung salita kasama ng Diyos. Yung salita ay Diyos. Okay? At siya'y namuhay sa atin. Sabi niya na, linaw po niyan. Hindi po yan mapapabulaanan. Pagka mayroong kakausap na Iglesia ni Cristo, pakita mo lang itong verse na to. John 1. So 4, tapos yung 14. Ang linaw po. Malinaw ba yan sa tubig na pinakamalinaw? Purified water. Ano pinakamalinaw na tubig? Distilled. San pa isa? Wilkins. Malinaw na malinaw po yan. Kakaintindihan po tayo? Meron pa ba dito mga mananaginip? Nandito na po. Buhay ang kanyang salita. Nangyari na ang kanyang mga ang mahalagang bagay, mga hindi pa nangyayari, mangyayari sa future, nilagay niya na po yan sa kanyang salita. Okay, wala ka ng ibang gusto pang panaginipan, kundi bilang isang Kristiyano, magbahagi ng salita ng Panginoon. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Joseph. Maraming salamat, Panginoon. Kung paano siya makitungo, Panginoon, isang mabuting halimbawa sa amin. Lalo-lalo na, Panginoon, eventually, ito'y na-translate ang buhay niya, Panginoon, ay paparo rin ang buhay ng aming Panginoon Jesus. Wala nang ibang binigay, kundi ang kanyang buhay para sa amin. Ang pagmamahal niya, Panginoon, ay nag-transcend, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa amin. Pagmamahal na ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Salamat pong muli. Patuloy, ingatan kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwa-iwalay. Ibalik pong muli kami next week, Panginoon, sa panibagong pag-aaral ng iyong salita. At patuloy sa rinan yung series namin, Panginoon, matapos namin, okay, from Genesis 41 up to Genesis 50, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang salita mo ay hindi mo binin-held sa amin, hindi mo tinago. Nandiyan siya, available, Panginoon, namin pag-aralan, malaya namin pag-aralan. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.